So ito yung ating ituturo ngayon mga kametal kung paano mag kuha ng sentro ng ating eccentric reducer. So sa example natin is 10 inches by 8 inches yung ating eccentric reducer. So sa mga hindi pa nakakaalam kung paano kuhanin yung center ng ating eccentric reducer, so panoorin nyo lang ang video na ito. So unang una gumawa ako ng layout. So ito yung ating outside diameter ng ating 10 inch na 273 yung ating UD ng ating 10 inches 273 outside. So dito naman sa ating 8 inch yung UD niya is 220. Okay. So ngayon gumawa ako ng markings dito. Ito yung ating outside diameter ng ating 10 inch. So kinuha ko dito yung radius niya. Ito yung ating radius ng ating 273. So divide 2. So ito yung radius niya. So ito namang marking na ito. Ito yung sa ating 8 inch na 220. So hinati ko yung radius niya is 110. So ngayon, bibilog natin yan para ipapakita ko sa inyo kung paano siya kuhanin yung ating center. Okay, so ibibilog muna natin. So ayan na siya mga kametal. So ito maliit na bilog nito. Ito yung ating 8 inch. Saka ito naman ating malaki. Na circle, ito yung ating 10 inch. So sa pagkukuha ng ating center mga kametal, kailangan yung ating surface is talagang flat, plain siya, walang disturb na makakasira sa ating pagkukuha ng ating pag-i-square, eskwala. So eskwala yung ating gagamitin sa pagkuha ng ating center. So okay, so ilagay natin yung ating eccentric dyan. So ito na yung ating eccentric mga kametal. So yan yung pagplastada ng ating eccentric sa pagkuha ng center, yung small bore yung ating ilalagay dito. Kasi yung itong ating big bore, ito yung ating kukuhanan ng reference sa pagkuha ng eskwala. So yan. So isintro nyo lang yung nilagay ninyong layout dito. Yan. Tapos pag okay na, i-eskwala nyo lang. Yan. So kailangan, so ito kasi ng ating eccentric ay ready-made na ito kasi cement pipe ito. May naka-welding na siya na extension pipe dito. So hindi natin siya ma-eskwala ng plat. Pero yung process niya sa pagkuha ng center, yan kailangan naka-plat yan. Yan. At saka yung line nyo doon kailangan naka-sentro din. Kailangan nakatama yung ganyan. So hindi siya ma-plat kasi meron siyang welding na dito. So kailangan iparehas nyo lang. Yan. Okay. So dito din sa gilid niya kailangan ganun din yung kanyang na parehas yung ating mga sukat dyan mga kametal. Yan. Kung ano yung distance dito, kailangan ganun din doon sa kabila. Yan. So yan, pag okay na lahat,
Ayan. May awang yan dyan kasi yung kanyang joint, may welding kasi yan. Ayan, yung parehas lang yan dito sa kabila. Yan sa likod. Ayan. So pagka ganyan na, okay na yung align ninyo. Pwede nyo nang kuhanan ng sintro. Ayan. Yung sintro na ito, yan na yung kanyang sintro dyan. Saka pwede nyo nang ganyan ng ganyan.